Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat and Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay po na katulad ko. Marami po tayong mga kapatid na riders ang natatakot at nagtatanong kung totoo daw ba na huhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Hindi po. Hindi totoo ang inyong nababalitaan. Ang nagsasabi po ng ganyan ay walang legal na basihan at haka-haka lamang. Sinasabi po nila yan para lalong magalit ang ating mga kapatid na riders sa mga senador na pumirma sa Republic Act 11235, Motorcycle Crime Prevention Act o ang mas kilala sa tawag na doble plaka. Ano po ang basihan ng ating sinasabi? Una, walang batas o implementing rules and regulations na nag-uutos na hulihin ng police o ng enforcer ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Kahit po dito sa Republic Act 11235, wala po tayong mababasa na huhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Ganon din po sa implementing rules and regulations na inilabas ng LTO para sa Republic Act 11235. Wala din pong nabanggit dito na huhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Ano po ang binabanggit sa 11235 dito sa batas na ito at dito sa IRR na inilabas ng LTO? Sa Section 4, dalawa lamang po ang pinatutungkulan dito. 1. Kapag bumili ka ng motorsiklo, kailangan mong asikasuhin ang transfer of ownership nito, ang paglilipat ng pangalan ng rehistro sa iyo na bagong may pag-aari ng motorsiklo. Ikalawa, kapag ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, kailangan i-report mo sa LTO. Yun lamang po ang tinutukoy dito. Hindi sinasabi dito na kapag ikaw na rider ay nagmamaneho ng motorsiklo, hindi sinasabi dito sa batas na ito na kailangan nakapangalan sa iyo ang rehistro. Hindi po. Ikalawa, walang batas na nagbabawal sa atin na imaneho ang motorsiklo ng iba. Wala pong pagbabawal. Ako po, pwede akong humiram ng motorsiklo ng iba, ng kapitbahay ko, ng kakilala ko, ng kaibigan ko. Yung motorsiklo ko po, pwede ko rin ipagamit sa iba. Ano lang ang kailangan kapag tayo ay magmamaneho ng motorsiklo? Lisensya na mayroong restriction code 1. Dahil ang iminamaneho natin ay motorsiklo, dapat hindi ito expired. Pangalawa, kailangan mayroon tayong ORCR ng motorsiklo na ating imamaneho, hindi expired. Pangatlo, dapat marunong tayong sumunod sa batas at mga ordinansa. Yun lamang po ang napakahalaga kapag tayo ay magmamaneho ng motorsiklo. Hindi tayo dapat mag-alala kung ang ating ginagamit na motorsiklo ay pag-aari ng iba. May mga tumatawag sa akin, "Colonel, ang motorsiklo po ng tatay ko ay ginagamit ko. Kailangan po ba na ilipat sa pangalan ko?" Hindi, kailangan. Bakit? Hindi naman sa iyo ang motorsiklo. Eh paano kung may iba ka pang mga kapatid? Maingit. Pagsisimulan pa yan ang away at hindi pagkakaunawaan. Bakit ililipat mo sa pangalan mo? Hindi naman iniuutos ng batas. "Colonel, bumili ang ate ko ng motorsiklo. Ako ang nagmamaneho. Niatid ko siya, sinusundo ko siya sa trabaho at ginagamit ko rin po ito araw-araw. Kailangan po ba na ilipat sa pangalan ko ang rehistro?" Hindi. Bakit? Sa ate mo yan eh. Hindi mo naman pag-aari. Hindi naman inuutos ng batas na kapag ginagamit mo yung motorsiklo, kailangan nakapangalan sa yung rehistro. May mga tumatawag din po, "Colonel,
may nakuha akong repossessed na motorsiklo. Nakapangalan pa sa first owner. Kasunukuyan pa rin po ako naghuhulog sa kasa. Kailangan po ba na malipat sa pangalan ko ang resort? Hindi. Bakit? Ay hindi naman sa iyo ang motorsiklo eh. Pag-aari pa yan ang kasa. Oh, naiintindihan ba ninyo? Transfer of ownership. Paglilipat ng pag-aari. Paano mo ililipat sa pag-aari mo? Paano mo ililipat sa pangalan mong resyo? Ay hindi mo yan pag-aari. Mga kapatid, huwag po kayong magpadaya sa maling balita. Ginagawa lamang po nila yan para lalong magalit ang mga riders sa mga senador na pumirma sa Republic Act 11235. Ano po yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko po, base sa batas, hindi base sa gusto ko na paniwalain kayo. Base po sa batas. Huwag po kayong magpadaya. Niloloko po kayo. Ginagalit lamang kayo para susuporta ninyo sa kanilang pinaplano at kanilang ginugusto. Kung kayo naman po ay may pagdududa sa aking sinasabi, magbasa kayo. Magtanong kayo sa mga kapatid nating riders. Sa mga nakakakilala kay Attorney Denden Calderon. Napakabait na rider niyan. Hindi yan madamot. Magtanong kayo. Tawagan ninyo. Kausapin ninyo. So, mga kapatid na riders, huwag po kayong magpadaya sa maling balita. Ipagpatuloy ko po. Ikatlo, walang batas na nagsasabi na bawal tayong humiram o magpahiram ng motorsiklo. Wala po. Wala pong pagbabawal. Ikaapat, walang batas na nagsasabi na kailangan natin ang authorization mula sa rehistradong may-ari ng motorsiklo kung hindi atin ang motorsiklo. Wala pong sinabi na gano'n. Mayroon pong nag-message sa akin sa messenger. Police, patrolman, nagpakilala po siya. Sabi niya, "Sir, with all due respect, parang hindi po ako sang-ayon sa ginagawa mo na nagpo-post ka sa Facebook na sinasabi mo na hindi dapat hinahanapan ng pulis ng authorization ang mga riders, itong mga hindi nakapangalan sa kanila rehistro. Sir, para naman yatang pinapaboran mo ang kriminal." Sabi ko, "Bro, let me explain." Ganito yan eh. "Bakit hindi ako sang-ayon na hinahanapan ninyo ng authorization letter ang rider kapag hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro ng motorsiklo? Una, illegal. Hindi iniuutos ng batas. Pangalawa, hindi patas. Hindi ninyo ginagawa yan sa mga nakamontero, nakapadyero, nakanisan urban, nakafortuner, nakanabara, nakaraptor. Hindi nyo ginagawa yan. So, ibig sabihin, ang ginagawa ninyo ay illegal at hindi patas. Kaya hindi ako sang-ayon dyan. Ngayon, usapan tayo paano i-address itong kriminal na gumagamit ng motorsiklo, ng nakaw ng motorsiklo particular. Kailangan mag-aral kayo. Alamin ninyo kung paano malaman kung nakaw o hindi ang motorsiklo. Magtanong kayo sa mga operatiba ng Highway Patrol Group. Yan yung marunong, mga expert. Pagtingin pa lang yan sa ORCR, pagtingin sa sasakyan, umiikot na yung pag-iisip nila na may nakikita na sila na problema. Pero, dahil magagaling ang mga ito, hindi pa yan huhulihin, hindi pa yan i-impound. Tatarbahuhin pa nila yan. Kaya sila, pag pinag-down, kapag pinara ang sasakyan, 100% huli yan. Hindi sila tsamba-tsamba. Kaya po, hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng ibang pulis na hinahanapan ng authorization at kapag hindi nakapagpakita ng authorization letter ang rider, ini-impound nila at inuobliga na isama ang rehistradong may-ari.
Bakit po ako hindi sang-ayon dyan? Ulitin ko po, illegal at hindi patas. Hindi ang ibig sabihin nito ay pinapaboran ko yung mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Gusto ko lamang po na proteksyonan ang napakaraming riders na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Huwag po tayong tsamba-tsamba. Gawin natin ang tama ang ating trabaho. Hindi ang ibig sabihin, eh, pinapaboran ko ang mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Ipagpatuloy ko po. Number 5, walang batas na nagsasabi na kailangan nating patunayan na pinahiram o pinagamit tayo ng registrado may-ari ng motorsiklo. Hindi natin kailangan patunayan. May nagsasabi na kapag daw nasita ka ng police o ng enforcer na yung minamaneho ng motorsiklo, hindi sir, kailangan mo daw patunayan na pinahiram sa'yo o pinagamit mo. May nagsasabi pa nga na kung yan ay company vehicle, kailangan daw may authorization sa company. Saan ninyo nahugot yan? Walang batas na sasabi ng ganyan. Hindi yan patas, hindi yan makatao. Hindi natin dapat payagan yan. Dahil mali, dahil illegal. Ika-anim, walang batas na nagsasabi na kailangan nating patunayan na hindi tayo kriminal kapag minamaneho natin ang motorsiklo na pag-aari ng iba. May nagsasabi na kailangan daw patunayan mo na hindi ka kriminal. Saan ninyo nahugot yan? Saan ninyo nahugot yan? Mali yan. Illegal yan. Huwag nating payagan yung mga ganyang idea dahil panggigipit yan. Hindi mo na nga malaman kung kakampi talaga ng rider o ewan. Ha? O ginagalit ang mga kapatid nating riders. Kung ang pulis po ay may pagdududa na ang motorsiklo ay maaring nakaw, o kaya naman ang pulis ay may pagdududa na ang rider ay kriminal, hindi obligasyon ng rider na patunayan na hindi nakaw ang kanyang motorsiklo. Hindi obligasyon ng rider na patunayan na hindi siya kriminal. Wala siyang dapat gawin. Ang kailangan lamang niya ay lisensya, hindi expired. May restriction code 1 para sa motorsiklo. Ang kailangan lamang niya ay may ORCR ang motorsiklo, hindi expired. Wala na siyang dapat patunayan. Kung may pagdududa ang pulis o ang enforcer, trabaho niya na alamin, patunayan, imbestigahan. At kung meron na siyang sapat na basihan para hulihin, impound ang motorsiklo, ganun din ang proseso ng motorsiklo. At kailangan sampahan, saka pa lang siya kikilos. Hindi pwede yung tsamba-tsamba. Dapat professional, dapat marunong. Kaya po doon sa ibang mga pulis, nais ko pong sabihin na huwag naman nating abusuhin ang mga kapatid nating riders. We are public servants. We are professionals. Dapat ang gagawin natin ay tama, alinsunod sa batas at patas. Didinawin ko po. Hindi kaya sinasabi ko ito at pinoproteksyonan ko ang o kaya naman ay pinapaboran ko ang kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Hindi po. Gusto ko lamang po proteksyonan ang ating mga kapatid na riders. Ang ating mga kapatid na riders na responsable, mabubuti at hindi mga kriminal. Yun lamang po. Maging patas at makatao tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay tayo lang.